NANI?! I believe I can fly. So yo, what's up sa inyo? Ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-mod dito po sa PC. Yan po, tuturuan ko kayo ngayong araw na ito kung paano nga ba gawin at magkaroon ng ganitong klaseng bike dito sa laro na ito. So yan, ang kailangan lamang po natin ay yung ating GTA San Andreas na laro. And next naman po is yung Modloader and yung mod na ilalagay natin ngayong araw na ito. Para naman po sa mga mod, pwede po kayong mag-download dito po sa GTA Inside, Liberty City, or GTA All. Siguraduhin nyo na rin po na ang mod po na i-download nyo ay para po sa GTA San Andreas. Dahil kapag hindi po ito para sa GTA San Andreas, hindi po ito gagana. So yan, para naman po ma-install natin yung dinownload po natin na mod. Yan po, extract po muna natin itong mod loader. At ang application po na pinang-extract ko ay yung WinRAR. Kung wala pa po kayong WinRAR, download nyo po yan. Sa description din po yan ng video na ito. Yan po, next naman po natin na gagawin is i-copy po natin itong dalawa na ito. Ito pong Modloader and Modloader ASI. And i-paste po natin dito po sa ating GTA San Andreas. Kung gusto po i-download yung ating ModPack na wala pa pong cars and skins ng mga players, yan po, pwede nyo po i-download yan. Nasa description po yan ng video na ito. Sa ModPack po na yon ay meron na pong Modloader. And yan po, replace na lamang po natin. Kung wala pa po yung Modloader, yan po, i-paste nyo lamang po dito sa inyong GTA San Andreas na folder. Dito po sa Modloader ay ipipaste na lamang po natin yung DFF and TXT file ng ida-download po natin ng mga mods. So yan, extract na lamang po natin itong ating dinownload na Kawasaki H215 na pinaghalo-halo na yan. Kaya yan, extract lamang po natin siya dito. And ito na po yung file ng ating mod. Kung mag-install po kayo ng mods, ang pinakamalaga po dito na file ay ito pong DFF and TXT file. Dahil ito po yung magpapalit ng muka ng inyong sasakyan. Kahit yan lamang po yung i-paste nyo dun sa mod loader, gagana na po yan. So yan, kung gusto nyo na po may sounds, yan po, may kasama pong sound pack itong sasakyan na ito. So yan po, pwede natin i-copy. And i-paste po natin syempre dito po sa ating GTA San Andreas and mod loader. Kaya po dito po natin siya i-paste. Open lamang po natin to. And pwede rin po tayong gumawa ng new folder para po mas maayos po yung mga mods natin dito. So yan po, nagawa tayong new folder and pangalanan natin siguro na motorcycle or motos, mga ganon. Para alam nyo po kung saan nyo po nilagay yung mga mods. Para kung nari gusto nyo po i-delete, pwede nyo po kagad siyang i-delete. Yan po, i-paste lamang po natin siya dito. And good to go na po yan after po natin ma-paste. So yan, ang re-replace siya po na sasakyan ay yung nakapangalan dyan. Ito pong FCR. Kung gusto nyo naman po na NRG po yung kanyang re-replace, yan po, i-rename nyo lamang po ito ng model name ng sasakyan na gusto nyong mapalitan ng mod na ito. So yan po, for example, NRG500. Yan po, pwede nyo po i-search yung mga model name nila. Nasa Google po yan. At ngayon, open na po natin itong ating GTA SAMP. Siyempre, huwag nyo pong kakalimutan na dapat po kung saan nyo po in-install yung mod ay yun din po yung naka-select dito sa inyong settings. So yan po, i-select lamang po natin. Nandito po yun sa akin D drive and 000 na folder and ito po siya. So yan, okay lamang po natin and save. So yan po, pasok na po tayo sa server na gusto po natin pasukan. Yan po, try ko dito sa Lost Island. Connect. At ganoon lamang po kadali mag-install ng mod dito sa GTA San Andreas. So yan po, kompleto ko na po pala yung motor pack and yung car pack. Medyo marami-rami pa, kaya yung motor pack muna i-release natin pagka 200 likes po ng video na ito. Kaya dapat i-like mo na po ang video na ito upang i-release na natin niya at ilagay ko na po sa description po ng video na ito. Yun lamang po sa video na ito and goodbye!